Hello everyone, welcome sa MRG. Pakita ko lang yung mga available kong sequins for this month of February. Ayan. So, makikita nyo, we have MRG have a lot of sequins backdrop. Ouch. Parang yung bike ng anak ko. So ito yung mga available namin sequins backdrop. Ito, this is actually mint green. Sometimes kasi yung kulay, yung actual color ay hindi mo makita sa photo. Kaya ang ginawa ko, binivideo ko yung mga items ko, especially sa backdrop. So this one is mint green. Check natin yung close-up color. Ayan. So, manipis yung pinagkakapitan ng sequins. Kaya, ang nilagay nating backing is same color. Mint green. So, the purpose of putting the same color sa isang sequence as a backing, lalo na pag manipis yung sequence, is para mas lumutang yung kulay niya ng sequence para mas mabuhay. So magtataka yung iba, bakit iba-iba yung kulay ng backing natin? So depende yun sa klase ng sequence. Hindi lahat ng purpose ng sequence is para hindi tagus yung liwanag sa likod. So, kapag ang sequence mo ay siksik, pwede kang gumamit ng dark color na backing para mas ma-block niya yung sunlight. Like this one. This is matte gold. Kung makikita nyo, siksik siya. So, ang nilagay namin backing dito is black. Ano po? Wait po, nag-work pa si daddy. See? So, black siya. Kasi kahit i-dark mo siya, hindi naman makikita yung dark backing sa output. Kasi siksik na yung sequence mo. So, iba-black na lang natin yung sunlight. Actually, yung backing na yan, MRG ang nakaisip niyan. MRG ang nagpauso niyan. As usual, gagayahin ng iba. This one is sequence light blue. Medyo manipis siya. Maliit ang sequence niya, then may spacing siya, so ang backing niya is light blue. Tingnan niyo. Pag nilagyan mo ng black yan sa likod, medyo makikita yan. Kasi manipis eh. Ayan oh. Yung daliri ko nga kita eh. Yung black pa kaya. This one is black. Black sequence, maliliit ang sequence niya. Wait po, maliliit ang sequence niya. So black backing tayo. Ang sequence, iba-iba ng klase yan. Merong maliit, merong
ganito na nakahang yung sequins, medyo malaki. Merong dikit-dikit yung sequins pero may spacing pa rin siya. Merong sobrang laki. Merong ibang hugis. Merong 2-in-1. Pakita ko yan mamaya. So the next color is gold. So makikita niya may spacing siya. Kaya ginamitan natin siya ng gold din na backing. So ang sinasabi nila, sarap pangit kasi may ano, may space hindi siksik. Usually kasi yung iba, pag sinabi mo sequins, ang alam ng iba, pag sinabi mo sequins, dikit-dikit na sequence na parang ganito. Iba-iba po ang klase ng sequence. Iba-iba ng output yan. Kapag ganito ang sequence mo, mas malalaki siya. Tingnan mo. Mas nag-i-spark siya. Kahit pa sabihin natin na hiwa-hiwala yan, maganda ang output niyan. Which is ang thinking ng iba, kapag hiwa-hiwala yung sequence mo, ang pangit. Comment agad sa Facebook yan, sir, ang pangit. Ni hindi pa niya nakikita yung output. Ito yung siksik. Tingnan mo. Iba rin ang output. Pero lahat yan sequence. Nasa sa'yo na yan kung anong klaseng sequence ang gusto mo, kung anong kulay. This one is our purple sequence. Special request to ni Don Frey Ochoa, purple. Kaya tayo kumuha niyan. Pero ang purple sequence, matagal na sa MRG yan. Kaya lang, nung pinost ni Mr. Don Romantico, Don Frey Ochoa, ayun, nakita nila yung ganda ng output. E batikan sa setup yan si Don Frey. Don Frey Ochoa ng DC Moments. So, nai-enhance niya maigi yung itsura nung purple backdrop. This one is royal blue. Kung mapapansin nyo, hindi siya pure royal blue eh. Parang may halo siya na kaunting different color. May spacing din siya, kaya ginamitan natin ang same backing. Yung backing, hindi ang purpose niyan, dalawa yung purpose niyan, is first is to enhance the color of the sequence. Second is to block the sunlight coming from the back. Pero not totally 100% na binablock niya yung sunlight. No? Mini-minimize lang niya yung liwanag from the back. Ito. Ito yung masasabi kong the best ko. Lalo na yung silver nito. Kaya lang reserve na yun. Reserve. Ito, yung iba, pag nakita to, sasabihin ng pangit, hiwa-hiwalay kasi. Pero, actually, ang ganda ng output niyan. Makintab yan. Para kang may strobe light. Alam mo yung disco strobe light? Para kang may disco strobe light sa event. Ang strobe light kasi is one plain circular ball na merong glass paikot na parang hiwa-hiwalay. Yung reflection ng color niyan is depende sa kulay ng spotlight na ilalagay mo. So kaya ako nasabi maganda to, lalo na yung silver. Pag tinama mo na ibang kulay, iba rin yung kulay ng reflection. Pero ito, since gold na to, most probably gold na rin yung reflection nito. This one is the yellow gold. Ito, napaka mabili nito.
sa MRG. Yellow gold. I call it yellow gold kasi actually parang hindi na siya gold. Parang yellow na siya. Kaya lang gusto kasi nung iba ganitong klase, matingkad. For this yellow gold, we use yellow backing. This one, one of our best seller, powder pink. Yung gantong powder pink, sa MRG lang meron yan. We use powder pink background dito, backing, kasi hiwa-hiwalay siya. Pag ginamita mo ng pink na backing yan, lutang na lutang yung ganda. And here, we have the wedding white. Usually, gamit sa wedding. The silver. Sa silver, ang ginagamit namin, white backing. Kasi kailangan maliwanag para lumutang yung pagka-silver niya. We have the gray. One of our best seller, gray. Ang daming best seller ng MRG. We use dark gray backing or black or anything dark. Walang problema sa dark color na sequins. Kahit anong backing ilagay mo, pwede yan. Nahulog yung sequins ko. And ito yung latest item namin. Pero ito, limited stock lang to. 2-in-1 silver rose gold backdrop. Sequins backdrop by MRG. 2-in-1 kasi dalawa yung kulay niya. Meron siyang silver. Meron siyang rose gold. Po. Wait po. Almost done ako rito. Halika, help mo ako if you want. Help me here. See? This is the rose gold side. This is the silver side. Making videos po. Ito yung rose gold. Ito yung silver. Hi. Say hi. Hi. So ito, once na hinawi mo siya, magpapalit siya ng kulay. Pero, hindi siya 100% lahat bumabaligtad. For example, this one. May mga small sequins na natitira kagaya niyan, hindi siya bumaligtad. Yan. Pero majority of the color will be rose gold. Same with this one. Mayroon man mga matirang sequins na hindi bumaligtad. Obvious naman yung majority ng kulay. Ito, silver, di ba? Pero merong hindi bumaligtad. Rose gold, silver, rose gold, silver. Yung 2-in-1 sequins backdrop, or sometimes they call it mermaid, is a little expensive than the ordinary sequins. Mahal talaga yan. Of course, you have two colors on one item, 2-in-1. So, mas mahal talaga siya. We use this backing, light color backing, kasi dalawa yung kulay niya para ma-balance, ma-neutralize natin yung kulay. Yung backing niya is pwede sa rose gold, pwede sa silver. The MRG sequence backdrop estimate size is 4 feet, 6 feet high
by 9 feet yung lapad. Oh, we still have here the green. Hindi pa gawa. Dark green siya. We also have ano, by the way, we also have the red, lavender, rainbow color. When I say rainbow, is yung parang ano, different color stripes ng sequins. Hindi pa lang gawa kasi yung iba. As you can see here, sequins pa to eh. Ayan to. Hindi pa lang nagagawa. So yung output ng sequins ng MRG is like this. Yung taas niya, once again, is estimate size is 6 feet. Yung lapad niya is mga 9 feet. Kasi sometimes ang isang panel, kasi dalawang panel ang kada backdrop. Hindi po yan isang buo. Dalawang panel yan. It's 1 and 2. Kasi wala namang sequence na ganyang kalapad na 10 feet, 9 feet, or 8 feet ang lapad. So, each panel is 4 feet. So, total of, estimate size lang yung 4 feet. Sometimes it's 4.5. Sometimes it's 5 feet. Ganun naman talaga sa fabric. Any fabric, ganyan talaga ang sizing yan. Hindi pare-pareho. So, ito, one of our, ano, new item. Picturean ko lang. Hindi ko pa alam ang tawag sa kulay na to. It's, ano, mixed colors of, we have here the gold, the, ano ba to, fuchsia pink, the light blue, the silver, the rose gold. So, hindi ko pa alam itatawag ko rito. So, maybe it's sequence assorted something. So, ito yung backing niya. Ginamitan ko siya ng powder pink kasi majority nito, pag tinignan mo, ang majority of the color na makikita mo is pink. So, dun tayo sa pinaka-lutang na kulay. Meron na siyang pole mount. Isasabit mo na lang. Tapos, sir, hindi ba kita yung hati? Pagbasa mo lang ginanyan, abay syempre kita. Pero pag tinago mo, maayos naman yan eh. Tuck in mo lang, parang damit mo. Parang kobre kama. See? Ngayon, nasaan ang dugtong? Nasaan ang hati? Diba? Basta matuto ko lang magtago na maayos. Hindi naman makikita yan. Sequins backdrop, idea by MRG. With backing by MRG, with pole mount by MRG. Six feet in height. Bakit 6 feet? Almost done. Bakit 6 feet? Kasi ang average height ng Pinoy is below 6 feet. So doon natin binasi yan, no? And sa photobooth, usually ang average height na ginagamit na backdrop is 6 feet by 5 feet. So, ina-adapt lang natin yung iba. You can check this one on our Shopee account. Quiet, please. You can check this one on our Shopee account, MRG Trading. Lazada account, MRG Trading. Carousel, MRG Trading. Instagram, MRG Trading.
And for more of our product reviews, demos, products by MRG, please subscribe to our YouTube channel, MRG Trading. Ayan, nilukot na ako. So, for more of our bago sequins, maybe I'll make another video next week. But for this week, these are the sequins available. MRG Trading, thank you for watching.